Siawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Ngayon ay Webes ng 10th linggo sa karaniwang panahon, 9th na araw ng ating nobena sa karangalan ng mahal na puso ni Jesus, kaugnay din ng Immaculate Heart of Mary. Pangalawang araw po ngayon ng nobena sa karangalan ni San Juan Bautista. Mayroon pong katatapos lamang na lindol na ang sentro ay Kalatagan. Marahil hindi na ramdaman dito at ito ay bahagi ng lubang faults. Kaya ipagdasal po natin yung mga taong nangangamba dahilan sa mga ganitong kaganapan. Maging yung pong mga naaapektuhan ng volcanic eruptions at ng mga digmaan at iba pang mga pangyayari na nagbibigay ng takot, pangamba sa mga tao. At isamo natin ang ating mga panalangin kay Santo Padre Pio at upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasati natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang. Sa iyong pagsubaybay sa tanan, iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyonawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw at ang iyong kinalulugdan ay aming mapag-isipan
at sa iyong pag-akay ang mga ito'y aming magampanan at ama naming makapangyarihan sa puso ng iyong anak na nasugatan dahil sa aming mga kasalanan. Minarapat mong kami magkamit ng kayamanang walang kupas kailanman dulot ng iyong maawaing pag-ibig na sa amin nag-uumapaw sa taimtim naming pagsamba sa kanyang kadakilaan. Kami naway makapaghandog ng nararapat na pagpaparangal sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hanggang ngayon may talukbong pa ang isip ng mga Israelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naalis ang talukbong ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At ang sang naroroon, ang Espiritu ng Panginoon. Naroroon din ang kalayaan. At ngayon, naalis na ang talukbong sa ating mukha. Tayong lahat ay magiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon ay magmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa atin anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging masilang larawan niya. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para gawing ito sa kayanang malakas sa aking loob upang may talukbong pang mabuting balitang ipinahayag namin. Ito'y tatalukbungan lamang ng mga mapapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat sa kanilang isip ay binulag ng Diyos ang daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod nito alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos ay nagsabing, mula sa karimlan ng sisilang ang liwanag, ay siya rin magbibigay liwanag sa mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na hahayag sa mukha ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging mapayapa. Kung magsisisi, di mambabalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili sa kanyang paglingap. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Ang pagtatapatan ng isa'y ibibigay sa nagdadahopalad. Ang kapayapaan at ang karaniway masasamang ganap. Sa bawat ng lupa'y puwang magahari iyong pagtatapat. At ang katarungan namay magahari mula sa itaas. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari pawang katarungan. Magiging mapayapat isusunod ang madla sa kanyang daan. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Magsitayo po ang lahat. Alleluia.
Kristo, magbibigong sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Muli isa pong magandang tanghali at punong-puno ng pagmamahal na vesperas ng Solemnity of the Sacred Heart of Jesus. Ikasyam na araw po ngayon ng ating pagnonobena, honoring the Sacred Heart of Jesus. Bawat isa naman sa atin dito ay may puso. Sana naman ay ang ating puso ang ninanasa, tibukin, lunggati ay katulad ng puso ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawang araw din po ng nobena sa karangalan ni San Juan Bautista. Si San Juan Bautista po ay santo patron ng Manila, maging ng Quiapo at ng mga pamayanan. Siya po ay magandang halimbawa pagkat siya'y tinig na naghuhumiyaw sa ilang upang tuwirin ang nagtatayugan nating mga bundok, mga burol, mga dalisdis ating pag-uugali na nagbibigay obstacle o animoy hadlang para hindi natin maaninaw at mapag
mukha ang mabuti kung sino at ano tayo. Binanggit sa unang pagbasa yon, ano? Yung belo tumatakip sa ating pagmumukha. Yung bang mukha mo ay kapalmoks? Yan ba ay puspos ng galit, sama ng loob, at mga kasumpa-sumpang ugali that somehow impedes us to our access to a holy and genuineness of Christian life. Paano po ba maging matuwid? Yan ang tanong ng ating mga pagbasa ngayon. Paano ba tayo magiging totoong Kristiyano? Paano ba tayo magiging totoong banal? Kaya naman kita ay nagdadasal. Create in me, O Lord, a humble and contrite hearts. Pakibigkas natin muli. Create in me, O Lord, a humble and contrite hearts. Ilikha mo po ako, Panginoon, ng maamo, mapagpakumbabang puso. Sapagkat katulad ng Diyos, inaanyahan tayong magpapakumbaba upang magmahal, upang magligtas, at upang magbigay buhay. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Sino ba sa atin ang nakapatay na? Pagkat sabi yun ay karimarimarim sa Diyos. Pero saan ba nagmumula yung pagpatay? Ay na ikawalaan ng paggalang sa buhay. Lalo na kung ika'y nayayamot, nagagalit. Nagagalit ka ba? Yung pinagagalitan mo ay nagsasaya samantalang ika'y hindi makatulog. Kaya ang sabi, huwag lulubugan ng araw ang iyong galit. Otherwise, pag nag-nestling ang galit sa ating puso, pag-iisip at pagkatao, ay ito ay hindi maganda para sa atin. Yung iba ay nagkakasakit pa ng kanser pagkat nag-nestling yung galit. Kaya we need to forgive always and be reconciled with God. Makipagkasundo ka. Yun ang hamon ng ating ebanghelyo. Punta ka sa kumpisalan. Magkumpisal ka to purify the inner as well as the outward na kalagayan ng ating buhay. To acquire harmony and equilibrium. Mahalaga sa buhay natin yan. Kasi po pagka mayroong taong nagagalit, ay hindi pwede kang pagharian ng Diyos. Iwan mo sa harap ng altar yung handog mo, makipagkasundo ka. Punta ka sa kumpisalan para naman magkamayroon ng kapurihan yung buhay mo. Kaya sabi sa atin, detoxification of body and soul. Napunta ka rito, asking for wellness and healing. Ayun ay dapat may kaalinsabay na gestures of love. Pagkat sabi natin, sin is the absence of love. Ang kasalanan ay kawalaan ng pag-ibig, kawalaan ng pagpapatawad. Kaya ang hamon sa atin ay restorative justice. Pakibigkas natin muli. Restorative justice. Ay meron pang naghahambog pagka siya'y nakakamatay. Awang ko kung totoo ito, pagka
titingin ka sa mata at mayroon parang tilamsik ng dugo, bakas ng dugo sa mata mo, indicative na mayroon kang pinatay. Yun po ay isa sa mga narinig kong usap ng mga taong nauna sa akin, pero very glaring yung sinasabi. Pagkat mayroong multo, kumbaga, ng nakaraan na naka-imprint sa kamalayan. So we need really to examine ourselves sincerely who we are before God. Kaya yung banal na puso ni Jesus ay nag-aanyaya sa atin pagkat yung Diyos ay nagpakababa upang magmahal, upang magligtas, upang magbigay buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. At si Saint John the Baptist inviting us to metanoia. Pagkat forgiveness, appropriating for ourselves the education catechesis on the mercy and compassion of God. Sabi sa atin, sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Ay meron pong mga taong ayaw magpatawad hanggang tumutubo yung kawayan. Hanggang namumulaklak ang kalatsutsi, ayaw magpatawad. Kumakain ka na, nakahambalang pa sa iyong mukha yung asalan na galing sa kawayan. Ano? Ay bakit hindi natin maswalo ang ating sariling pride? Maigi pa yung fried chicken at yun ay kaya mong lunukin. Pero yung kahambugan mo, yung pagiging arrogante mo, yung pagiging artikulante mo, hindi mo malunok. Kaya ang sukatan at pinagbabatayan ng pagiging matuwid ay gawin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya we need to acquire sincere and honest examination of conscience, discernment, pagkilatis, ano ang tama, ano ang mali, ano ang mabuti, ano ang masama. Mayroon pong mga tao na maikli na ang bait, maikli pa ang tingin, myopic. Hindi katulad nung aking lola. Pagka nagbabasa yung lola ko nung araw, nag-aalis ng salamin para aninawin yung nakasulat sa aklat. Pero tayo, naglalagay pa tayo ng eyeglass o kaya we have our vision in order to sharpen, as it were, our sense of sight. Kaya makakailangan natin cleansing, total cleansing ng ating pagkatao to purify us. Hindi sapat yung blood chem. Kaya nga, naalala ko, yung iba yung meron pang blood chem, diagnosis, pero hindi nakontento sa diagnosis, meron pang prognosis. Idadaan ka kung anong-anong proseso. Kanina ako'y galing dun sa diagnostic center na ibinilesing ko. Inatingnan ko, marami po pala ritong equipment to ascertain yung kalagayan mo mula ulo hanggang paa, hanggang talampakan. Tayo'y hinahamon din. Tingnan, aninawin, in-depth scrutiny, discernment of who we are before God and before our fellow human. Meron palang bagong tawag sa nag-aaral seminaryo. Ang Ratio Fundamentalis, merong minor seminary.
formation. Then yung revision of motto proprio ay binabanggit doon. Yung theology ay hindi na nga yung tinatawag na theology. Ang tawag ay configuration. Kung ano yung buhay at kabanalan ni Kristo, yun ang dapat na mapangyari sa isang katulad ko at sa katulad din ng mga nag-aaral sa pagpapari. Ay kayo rin po, sa ating buhay, we need to configurate ourselves according to the image and likeness of God para kayo'y maging totoo sa isa't isa. Aalsin ang belo, ang lambong, ang takip ng kasamaan at kasalanan para mahiwatigan mo ang iyong mukha at kalooban. Mayroon pong nag-survey. Ano ang survey? Ilang beses na nagsisinungaling ang tao. Nag-survey po yan. Ay kinalabasan ng survey ay 200 beses pala kitang nagsisinungaling araw-araw. Gaano kakapal ang ating mukha, nilalagyan pa natin ng face mask. At naalaala ko yung iba, ilalagay na lang sa kabaong ay minay-makeupan pa. Ay lalo na kitang mga buhay, duro dami nating makeup, pretensions, just to put veil to what is something that is unbecoming sa ating buhay. Hamon sa atin, mamuhay sa katotohanan, pagkat si Jesus ang katotohanan, siya ang buhay at siya rin ang landasin ng ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at agaklin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugad sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog. Ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon. Hindi abot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natambos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanong, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa na nagpapagaling mula sa kanyang surgical operation at naghahanda rin para sa mga gampanin niyang gawain, lalo na sa World Youth Day sa Portugal. At gayon din si Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katekista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya, maging yung mga nasa iba't ibang ministries sa ating pamayanan, lalo na yung nasa larangan ng family and life. Gayon din po ang mga nasa advocacy for social justice and peace,
environmental concern and care, stewardship of life and creation. Mga naghahakot ng basura, nagme-maintena ng kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran, maging yung pong mga nasa public and government service, yung mga men and women in uniform, maging yung pong mga naghahakot ng basura, mga nasa larangan ng transportasyon, mga mekaniko, mga nasa hospitals and clinics na nag-aasikaso sa mga may sakit, lalo na ang mga medical personnel, attendants, and orderly, at yung pong mga nasa sektor ng pagsasaka, pangingisda, mga hanap buhay sa karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang mga manggagawa at yung pong mga nasa iba't ibang propesyon, maging yung mga nasa akadem, lalo na yung mga may examinasyon, academic exam as this semester is about to end, nag-accomplish ng mga papers, clearance, projects, term papers at mga dissertation or thesis. Yung iba po naman ay naghahanda para sa board exams at yung profession they wish to be, mga iniluluhog nating samo at dalangin kay Santo Padre Pio, mga birthday celebrators sa araw na ito at sa buwang ito ng Hunyo, katulad ni Jaden Ronald, Maria Aurea, si Bridget Kalil, at mga devotees kay sa Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, ang mga nagdidibusyon kay San Juan Bautista, lalo na po ang mga taga Metro Manila, ang Quiapo District na at maging San Juan at iba pang mga pamayanan dedicated to Saint John. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang yumao kong kamag-aral, si Anak Corita na nakaburol po sa buwa. At gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kanilisang esposo, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod, San Juan Bautista, Santo Tomas, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin.
ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at Thursday blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Diyos ay pag-ibig na tunay at sino mang nananahan sa pag-ibig niyang taglay ay tahanan ng may kapal at kapiling niya't kaugnay. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Walang alis.
po si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa aling nakapako sa isasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan, ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuay at magdulot nawa ng iyong kinalulugdan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing banal, santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay sa mabuting balita ng pagliligtas. Turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa gilid ng main church. Atin din pong isinasagawa ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Pinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, isang patalastas. Bahagi ng layuning pagpapaunlad. Ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Yung pong San Pedro Chapel, yung katabi ng Jollibee, yung po ang mismong bahay dalanginan dedicated to Saint Peter. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon
sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapalaala ng iyong kabutian, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikiisa sa pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Lahat po tayo ay may puso, ano? Kaya magdibusyon tayo sa Sacred Heart of Jesus. Yung mga taga-Kamuning nagpipiesta, maging yung mga taga-ron sa likod ng istasyon ng bombero sa Makati. Naroon po yung National Shrine ng Sacred Heart of Jesus. At sa lahat po ng mga pamayanan, happy fiesta. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay humihingi ng inyong pananalangin, pagmamahal at tulong donasyon sa ipinagagawa naming bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at lalo na yung may karamdaman naming pari. Salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Thank you po. Ngayon at ipahayag kanyang pagaling at habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.